Eto, resibo mo. Thank you. Oh, baka meron pa. Wala na ho. Ay, eto nga pala ang bayan, ha? Oh, wala na nga ba ang pangalan mo? Nonoy ho. Sana, Nonoy, dala mo akong maraming balat araw-araw, ha? Oo. O, bakit katakot ka? Ang pogi-pogi mo pa naman. O, halika ka sa loob. Tulo mo akong mubis nito. Ang dami-dami. Thank you na lang, ho. May pupuntaan pa ako, eh. Sige, ho. Nakita tayong gubat ba? Balik mo! Peter. Iyo, pagbalik mo kami ng dalawang fried chicken. Dalawang fried chicken ho? Wala na ho iba? Konting bilis lang. O, sandali lang ho ah. Ikaw talaga, Ramon. Hindi ka na naawat sa pag-inom mo. Hayaan mo na ako. Alam mo naman, ito lang ang libangan ko eh. Ang sinasabi ko, eh, para din naman sa'yo. Ang tigas talaga niyang ulo mo. Napakahirap ng buhay rito sa Maynila. Sa tingin ko, eh, mahihirapan tayo umasenso dito. Ang mabuti pa kaya, Ramon, eh, bumalik na lang tayo sa probinsya. Taulinde, napakahina ng loob mo. Tignan mo nga yan.
Kabago-bago natin dito, ang mga anak mo may trabaho na. Siya nga naman ho, inay. Heto nga tag-aaral akong mabuti. Para makatapos agad ako. Pagtapos na ako, makakahanap agad ako ng trabaho. Makakatulong na rin ako sa inyo. Kung sa bagay. Tina, matulog ka na at maaga tayo sa palengke bukas. Oo, inay. Hihintayin ko lang po si Kuya Nonoy. Kasi birthday ho niya ngayon eh. Sana naman swerte yung si Nonoy ngayon. Mang Ramon! Mang Ramon! Mang Ramon! Si Nonoy ho! Dapa rin! Ha? Saan sa naroon mo yan? Ah, sa morgue ho! Sa morgue? Si nanay ko! Ito, para sa inyo. Salamat, boss. Kailan ulit ang lakad? Nasabihin ko na lang sa inyo. Ah, Mr. Rong, aalis na ako. Ah, pwede mo bang makabali? Birthday lang ho kasi ng kapatid ko eh. Ang anong ba? Para may pambili lang ho ako ng pagsasalo-saluhan namin. Anong ba? Okay ha. Ito sahod mo. Ito bili mo soft links. Salamat ho, Mr. Rong. Oo. Ikaw ingat ha. Tutuloy lang ho. Hello. Mr. Valdez. Si Alex Otto. Ready ba bata mo, Alex? Ready ang bata ko. Anytime. Magkano? 20 mil. 20 mil? Call. Mr. Valdez. Kondisyon yung mabuti. Yung bata nyo. O paano? Sa linggo. Robert, puntahan mo si Dagul. Sabihin mo may laban siya sa linggo. Alder Gus. Litrato. May napansin ako nakasulat na numero sa tabi niya. Palagay ko, plate number ng kotse. Siya nga pala, Diego.
andyan sila sa Sargento Padilla. Sila ang may hawak ng kaso ni Nonoy. Anong gagawin natin ngayon, anak? Hindi ko pa alam. Kumusta kaso ni Nonoy? Sa ngayon, wala pa. Pero ginagawa namin ang lahat para mahuli namin ang mga pumaslang kay Nonoy. Huwag kang mag-alala, Diego. Sa oras na magkaroon kami ng development, ikaw ang unang makakalam. Sige, salamat. Ito yung sinasabi ko sa iyong litrato, Diego. Mapapansin mo, may naisulat na numero si Nonoy. Palagay ko, plate number ng kotse. Salamat, George. Kumusta na kaso ni Nonoy? Wala pa, Diego. Hindi yata nagkakaroon ng development ng kaso ni Nonoy. Nainip na ako. Pero yan mo, Diego. Oras na magkaroon ng balita, malalaman mo kagad. Salamat. Maraming Linda. Pangatlong balikan namin to. Kailangan magbayad na kayo. Dalawang linggo nang atraso nyo sa amin, ha? Pasensya na ho kayo. Namatay kasi ang anak ko, eh. At nagamit ko ang perang nauukol para sa inyo. Wala kaming pakialam kung sino man ang namatay sa inyo. Ang importante, magbigay kayo! Talaga akong wala akong ibibigay sa inyo. Ah, ganun na. Kapag hindi kayo nagbigay ngayon, kukunin namin to, anak mo. Naku, wag ho. Maawa naman kayo sa amin. Hayaan nyo, sa susunod yung pagbalik dito, pipilitin ko makapagbigay na ng pera sa inyo. Hindi na kami pabalik. Sapagkat, hindi mo na rin makikita tong anak mo. Halika! Iwan niyo ako sa amin! Iwan niyo ako! Tama na! Diego! Ah!
Mag-iingat ka rin, Diego. Kilala ko na yan, pangkatibaldo. Mga bengatibo mga hayop na yun. Oo nga, Diego. Kaya nga bukas, hindi na lang muna kami magtitinda. Mahirap na. Baka mamaya bumalik pa mga hayop na yun. Huwag kayong magkalala. Ang hirap po sa atin eh. Tayo na nagkabyado. Tayo pa natatakot. Mamimihasa ho yan. Ang mabuti pa kaya, Ramon eh. Bumalik na lang tayo uli sa probinsya. Nay, hindi mo tayo alis dito. Hanggat hindi nasusolbang kaso ni Nonoy. Nay! Ano po, Itay? Kuya, bakit ngayon ka lang, anak? Nanghiram pa po ako ng libro sa classmate ko. Baka ikaw na bata ka eh, nakikipag-boyfriend ka na. Hindi po, Itay. Heto nga't puro pag-aaral na lang ang laman ng utak ko eh. O siya, sige, magbihis ka na at na makakain na tayo. Opo, Inay. Tina, nakahanda na ba ang pagkain? Opo, Inay. Halika, kumain na tayo. Halika na. Meg, sumunod ka na lang, ha? Naiwan ho ng customer. Oh, saan ka pulot to? Table 5 ho. Mulami to. Aking palagay balik may ali. Aking sabi ikaw pulot. Wag na ho. Kayo na ho bahala magsuli niyan. Mr. Ong, magpapaalam ho sana ako na maaga sa inyo. Bakit? Susunduin ko ang girlfriend ko eh. Thank you.
Baka pwede na yung may table. Hindi pwede, naka-table na ako eh. Saan pa kailan kung may ka-table ka? Bibiwan mo ako! Ano ba? Sandali lang! Ito bang pinimbang malaki mo? Ha? Pala ang mga magulang mo at kapatid mo. Mabuti naman. Pero si Inay, gusto nang mabalik sa probinsya. Eh, anong sabi mo? Ang sabi ko sa kanya, hindi muna kami uwi ng probinsya. Hanggat hindi ko nalalaman kung sino pumatay kay Nonoy. Eh, anong binabalak mong gawin? Hindi ko alam eh. Basta ang alam ko, kailangan kita. Bakit ngayon ka lang? Ano po, Inay? Bakit ka may sugat, ha? Napaano ka na naman? Napaaway ho ako sa pinagtatrabaho ni Annabel. Sus, Mariosip na bata ito. Napaaway ka na naman. Naku, anak. Mag-iingat ka sana. Alam mo naman ang buhay dito sa Maynila. Masyadong magulo. Kumain ka na ba? Oo, tapos na ako. Nasaan si Itay? Isinama ng kaibigan niya sa Sabungan. Sabungan? Thank you.
Nanay, tuloy na ako. Sige, anak. Iwasan mo sana ang basagulo, ha? Oo. Iingat ka. Aling Linda! Aling Linda! Si Mang Ramon ho, labarin! Anak, ano na naman? Kanina din nila tatay ko. The police informed the relatives of this patient? Yes, sir. Ramon! Ramon! Ano nangyari sa'yo, Ramon? Ramon! Itay, huwag mo muna kaming iwan. Bakit kailangan mangyari sa atin ito? Si Nonoy, pati ba naman ikaw? Tulungan mo siyang mabuhay. Ramon! Ramon! Tay. Ramon! Paano na kami ng mga anak mo? Ramon! 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 Bakit kailangan mangyari sa atin ang ganito? Itay! Dr. Michael Martinez, you have a telephone call at local 42. A telephone call... Nagkaroon ng barilan sa loob ng sabungan. Maraming taong nadamay. Isa na roon ang tatay mo. Huwag kang mag-alala, Diego. May mga witness na si Sorrento. At malaki maitutulong nun sa nangyari sa tatay mo. Alam nyo bang kayong dalawa lang makakatulong sa amin para malutas ang kasong ito? Ikaw, andun ka sa loob ng sabungan na magkaputukan, di ba? Di alam mo? Di po, Sorrento. Alam ko po, nang magkagulo sa sabungan, umalis na po ako. At ikaw naman, nakita mo kung sino ang namaril doon, ha? Sino? Ewan ko, namadinig namin ang putukan. Nagtakbo na lang kami.
Paano tayo magkakaroon ng witness ito? Eh, puro mga duwag tong kausap natin. Sige. Usiwin na kayo. Sige, Sarento. Salamat ako. Paano mo po kami? Talagang walang titistigo sa mga taong yun. Mapuputlando ko eh. Luto ng mga pinamili ni Tina sa palengke. Sige, anak. Kuya, palagay ko tama si Inay. Bumalik na lang tayo sa probinsya. Doon ko na lang ulit pagpapatuloy yung pag-aaral ko. Hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. Kawawa naman ang nanay mo. Anong binabalak mong gawin ngayon? Ewan ko. Bahala na. Ikaw ba mayarang to? Bakit? Kailangan magbigay ka na abuloy sa namatay namin kasama. Sino kasama? Akin di kilala. Bakit ako migay abuloy? Basta't kailangan magbigay ka na abuloy. Kilala mo siya? Sami akin di kilala. Matigas talaga ulo ng gagong to ah. Magbibigay ka ba hindi? Ha? Sandali lang. Teka, bakit ka ba nakikialam ha? Tamba kayong gago. Lalo ka na, Berto. Bakit pinabayaan mo yung kapatid ko? Hindi, boss. Bigla na lang siya sumulpot at pinagsaksak si Eddie. Kilala niyo siya? Oo.
Siguradong tauhan siya ng Mr. Hong. Sino kayo? Boss, si Mr. Hong. Ba't kayo pasok dito? Bakit kayo pasok? Anong usito? Sir, katina yung waiter mo. Ewan ko, di ko alam. Pag hindi mo sinabi sa akin kung saan nakatira si Diego, susunugin ko itong restaurant mo. Pati eh, ikaw! Sabi ko, di ko alam eh. Hindi mo alam, ha? Huwag! Huwag! Awa kayo sa akin! Huwag! Matigas talaga itong beho na ito, ha? Awa kayo sa akin! Wala ko lang sabi niyo! Pasyong! Buhusa mo ng gasolina! Awa kayo sa akin! Wala sabi ko, alam sabi niyo eh! Huwag! Wala, awa kayo sa akin, wala ko alam sa akin. Pagsasabi ka ba o hindi? Mabuti naman anak at pagbibigyan mo na ako ngayon. Halos araw-araw na lang ay lagi akong kinakabahan. Hindi ako makatulog. Lagi ako nag-alala na baka mamaya ay mayroong mangyari sa inyo. Oo, inay. Nag-ipon lang ako ng konting pera para magamit natin pag-uwi natin sa probinsya. Kung man dyan nakatira yung Diego. Sigurado ako, boss. Si Diego. Bati na! Liga! Gitiwan mo ako! Walang niya ako! Gitiwan mo ako! Ang sabi! Walang niya ako! Gitiwan mo ako! Enough! Gitiwan mo! Tina! Inay! Inay! Inay ko! Anak! Inay! Inay! Pabait siya na, inay. Diego, pati si Meg, tinangay nila. Nakilala mo ba kung sino sila? Hindi, Diego. Pwede ba? May papakiusap lang ako sa'yo. Ano yan, Diego? Titiwan ninyo ako! Titiwan niyo ako! Mawala niyo ako ngayon! Titiwan ninyo ako! Hoy! Saan ka pupunta? Sa loob. Diyan lang kayo sa labas.
Dahil sinatay na kapatid mo yung kapatid ko! Maliyak ka! Sweetheart, coffee mo. Simeon, kayo nang bahala rito, ha? Aha. Let's go. Diego, bago namatay si Mr. Ong, ay mahigpit niyang pinagbilin sa akin. Naibigay ko raw sa iyo ang mga gamit na ito. At ito daw ang makatutulong sa iyo sa oras na iyong pangangailangan. Bakit kailangan ilihim pa natin kay Sarento na buhay ka? Ayoko maging sagabag sila sa mga binabala ko. Pero Diego, di magtatagal. Malalaman din nila yun. Alam ko. Pero bago mangyari yan, tinitiyak ko sa'yo. Ubos na mga kalabang ko. Saan mo nakuha yan? Doon, sa may tulay ng nabalitsis. Good work, Stanley. Ngayon ay malaki na ang pag-asa natin para malaman kung sino ang may kagagawin ito. But we still have a problem. Kung saan natin siya itatago. Madali yun, sir. Kina George. Diego, huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Hindi na ako maaaring magkintay pa.
lahat, kuya. Ayok. Ayok. Kuya, bakit mo ako pinapayaan? Wala akong magawa. Hindi ako makakilos. Kuya. Annabel. Ikaw nang unang bahala sa kanya. Maraming salamat sa iyo, George. Sabihin mo sa amo mo, kumanda siya kay Diego Bayong. Diego Bayong? Mukhang gusto niyang gumawa ng pangalan. Masyong, lumakad kayo. Hanapin niyo sinasabi sa akin ni Bertong Diego Bayong noon. Dalhin niyo siya sa akin. Okay, boss.
Diego Bayong? Nakilala mo ba siya? Hindi, boss. Madilim kasi. Pero sa Bayong nanggaling ang kargada niya. Sa Bayong? Okay, kilala ko rin ang hayop na yan. Turo. Boss. Tawagin mo si Totoy. Sabi mo, kailangan ko siya. Alam mo na gusto siya dadalin. Okay, boss. Sandali lang, pare. Kilala mo ba si Diego Bayong? Hindi, ha? Sige. Mrs., kilala niya si Diego Bayong? Hindi, ha? Kaya na. Pwede mo magtanong? Ah. Kilala niya si Diego Bayong? Hindi, ha? Salamat. Pwede ko magtanong? Oo, ano? Kilala niya si Diego Bayong? Oo. Saan mo ba nakatira rito yon? Ah, hindi ko ho alam. Pero madalas ho siyang dumadaan dito. Sa palagay niyo kaya dadaan siya ngayon? Siguro ho. Bigyan niyo nga kami ng tatlong malalamig na soft drinks. Sandali ho. Ayun na pala si Diego Bayong eh. Diego! Sandali lang. Ikaw ba si Diego Bayong? Oo! Bakit? Ako nga si Diego Bayong. Ako nga. Huwag kang lalapit. Ang problema natin. Si Diego Bayong. Pakan ko na, boss. Wag. Diego Bayong. Diego Bayong. Sa isang squatter sa Nabaliches, boss. Bakit ka tiwagin ng Diego Bayong? Titinda ako ng Bayong eh. Sige! Pakain niyo yung sabaya! Petche. Mabuti naman nagtiwala ang bayan ni Romy. Ay padala itong pera na to. Kahit hindi siya kasama. Ganyan ho talaga kumuha ng customer si boss eh. Alam nyo na, yung madaling kausapin. Ah, ganun ba? Alam nyo, bilib na rin ako ng konti. Sa amo nyo. Isipin mong ayaw gumamit ng sariling kotse sa ganitong negosyo. Naniniguro lang ho si boss. Kung sakali matimbog, wala siyang sabit. Bert, bigay mo sa kanya ng susi. Oo yan. Pleto na yan, ha? Boss! Si Totoy!
Totoy, alam mo kaya kita pinatawag? Huwag mo na ituloy. Alam ko na ang problema mo. Sino ba? Si Jacob Bayong. Jacob Bayong? Alam mo naman siguro presyo ko. Pero huwag ka mag-alala. Wala pa naman ako lakad na pumalpas eh. Turo! Hindi na ako gumagamit yan. Masyado at skandaloso. Ito ang gagamitin ko sa kanya. Babalitaan mo na lang.
takot. Maglala sa anak mo. Alam mo na, delikado. Nag-iigaw ako. Tsaka pa na. Gusto si Mike. O sige. Sabi mo sa kanya, darating mo mo. Talaga? Tayin ka namin mamaya, ha? Malaki utang ang labo sa'yo, labo. Ano naman ginagawa kong last night ang buhay ng tayo sa'yo? O paano? Maalis na ako, baka mo makakilala pa sa'kin dito. O sige, mag-iingat ka, ha? Iintayin ka namin mamaya. Oo, no. Kami mo lang ba yun? Huwag dito, ang dami-dami na tao eh. Kilala mo ba yun? Nasaan? Ay! Bye! Ayun o, yung sinasabi ko sa inyong taong nakita naming nakalutang. Nakita lang ho namin dito, nakalutang na lang eh.
Kailangan malaman natin. Sino ang Diego Bayong na yan? Pag nalaman natin, lagtarin natin. Ilagay natin sa bayong. Pagkatapos, irigala natin kay Alex. Hindi ba? Magandang gabi o. Sino to? Ano kailangan mo? Sinabibigay ko ni Diego Bayong. Ano to? Pulutan daw. Pulutan? Sige ho. Aba! Nagpadala! Gusto mareglo! Lulong ko tayo ng tangin ha. Wala lang ito. Ilata. Ito. Wala naman. Oh, ano ito isa. Ilaman. Grana ha. Grana! Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay eh. May nais akong mahalagang bagay. Si Meg. Nakatulog na. Mag-uumaga na eh. Baka akala mo eh, hindi ko alam ang nangyayari sa'yo. Oo, nagtampo ka na naman. Diego, bakit hindi ka pa sumuko? May pagkakataon ka pa. Hindi pa ako tapos maningil ng mga pautang. Pero hindi ikaw. Meron tayong mga alagad ng batas na dapat maningil sa kanila. Diego, alalahanin mong kapatid mo. Ako. Paano na? Paano mangyayari sa amin? Pag nawala ka. Diego Bayong, masyado na ako nakukulili sa pangalan mo. Bakit ka sumikat? Bago kita patayin, magpapakilala muna ako sa'yo. Para kapag natin mo si MPR, magkakilala-kilala kayo ng mga pinatay ko. Ako si Toti Susok. Alam mo, bago ako malas ng bahay, inisip ko muna kung anong gagawin kong pagpatay sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Diego Bayong.
special to. Gagawin ko sa'yo. Jacob Bayo. Pang-13 ka sa listahan ko. Manood ka. Nobody is perfect. Order nyo? Bigyan mo kami ng mainom. Sa kapulutan. Dali mo, ha? Rocky, baka nakakalimutan mo ang bili sa atin ni Alex. Na huwag tayong babalik hanggat di natin dala si Jegong Bayong. Bahala, Ron. Diego'ng bayong, ha? Ano ba yan? Ano ang pangalan mo? Ha? Ba't di ka sumasagot? Siguro bago ka lang dito, no? Hindi bale. Alam mo, sa hanap buhay mo yan eh. Kailangan magpagbigay ka. Para umasenso ka. Huwag ka matakot sa akin. Sanay na ako sa mga ganyang katulad mo. Siya nga pala. Ako si Bertong Bukol. Halika na rito. Pisa mo na. Para lalo akong ganang magkwento. Ayan na. Ano ba pangalan mo? Ha? Ano ba? Ano ba? Pipi ka ba? Ba't di ka sumasagot? Ha? Ano? Ano ba ito?
natin. Please. George, kilalanin mong mabuti ang taong iyan. Iyan ang description ni Jigong Bayong na bigay sa amin ng aming impormer. At lumalabas sa investigasyon na si Diego Labrador at si Jigong Bayong ay iisa. Oo, Sarento. Boy si Diego. Stanley! Sir! Produce a warrant of arrest for Diego Labrador. I want him dead or alive. Will do, sir. George? 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 Sigurado ka bang nandun to? Ayon sa information, Sarge. Naroon yan. Hello, Police Department. Yes? Sandali lang. Kaya lang, ito ang suggestion ko. Sarento! Para sa inyo. Excuse me. Sergeant Padilla speaking, hello? Hello, Sarento. Si Diego to. Diego? Nasaan ka? Makinigay mabuti. Pumunta kayo sa bahay ni George. Ginatay siya. At alam ko kung sino. Sumuko ka na, Diego. Ako na ang nakikiusap. Hindi pa, Sarento. Kasalanan ng sumuko ako. Hanggat buhay pa mga kalaban ko. Teka, saan ba tayo pupunta?
Ihatid ko kayo ng terminal. Uwi muna kayo ng probinsya. Delikado eh. Ano pa nangyari, kuya? Tsaka ako na ipapaliwanag. Halika na. Oh, San Pablo, San Pablo, lalakad na, San Pablo. Ay, mga San Pablo dyan, oh. Oh, dito lang, mga tapang San Pablo, San Pablo. Oh, lalakad na, San Pablo. Oh, San Pablo, sakay na, lalakad na, San Pablo. Sa unahan lang, oh, sa unahan lang, punoy niyo unahan. Sa likod, maluwag sa likod. Oh, tuloy lang, sa likod, sa harap ko, maluwag pa dyan. Asok lang, tuloy. San Pablo, lalakad na. Kuya, sumunod ka kagad, ha? Oo, bahala na. Diego, mag-iingat ka lagi, ha? Oo, sige. Mag-iingat din kayo, ha? Bahala dito. Alam mo sa padadala ang pera. Walang kulang, ha? Oo, akong bahala doon. Hindi pa naman ako sumasabi sa mga deal mo, ha? Elvis! Karga nyo na to.
ay ganda ng simula ng kanyang buhay. Walang bahid kahit munting kalungkutan, ngunit sadyang mapagbiro ang tanhana sa ating buhay. Hindi wala ang darating na kasawian. Kahalaran ni Diego Bayong sa dilim ng buhay. Doon pala siya handong kahalaran ni Diego Bayong, kasawian nalasap sa kanya'y isang amo. Kay lupit nitong kapalaran, munting pangarap niya'y winasak at niyurakan. Kahalaran ni Diego pala siya hantong